guys, ito. Meron akong delivery kanina lang. So, galing pang South Cotabato, Coral City. So, ito guys, unbox tayo ng aking in order. So, ayan. Always up. Huwag pong ibagsak. So, alam na this. Ito guys, hindi sa akin to eh. So, meron kasi akong isang kaibigan na gusto rin mag-alaga ng tarantula. Pero gusto niya yung malaki na. So, napilitan ako ibigay sa kanya yung isa kong alaga. So, sa ngayon is nag-iisipan ko alin ba doon ang ibibigay ko. Ito. Dito ko na lang so, maganda naman yung packaging niya, although siguro hindi maiwasang tumanggapang gayan sa mga courier. So, ganda ng packaging niya. So, talagang thankful. Walang kayo ng kanyang taon. Nag-try akong magpagawa nito kasi ang mahal ng sinisingit sa akin. Eh, nakita ko sa online medyo parang makatao naman ang presyo. Tandahan. Very secured guys. So, kudos kay seller. Yung item. Pag nabasag, ako na lang may kasalanan. Yan. And guys, medyo maganda yung pagkakagawa. So, ulit ako dito. Medyo naiiwan lang yung sa tape, pero okay naman siya. So, ito na guys. Isipin ko na lang kung ano yung ililipat ko. Ibibigay ko sa kanya na TS ko na malaki na kasi ayaw niya nung slim. Ayaw niya nung mag-aalaga siya at magpapalaki. Gusto niya is malaki na para papakainin niya lang napapakainin. So, again guys. Susunod ko naman dito. I-set up ko na siya. A few moments later. Guys, ito na yung ano. Sa setup natin para madala ko na bukas. So, ayan. So, naghanap na rin ako nitong mga sanga. Gusto ko kasi is parang mag-create siya ng web castle niya. Kasi itong gagamba na to is heavy weber siya. So, pwede siyang communal, pwede rin naman solo. Kasi ito lang yung medyo maganda at malaki na pwede ko ibigay ito sa kasama ko. So, meron na rin cocopit, so wala ko ibang substrate, hindi ito lang yung aking malalagay. Tapos, syempre, ang tubig, and then yung mga gamit. So, tulad nitong glue gun. So, ayan. Napainit ko na siya. So, maya-maya gamitin ko yan kasi ididikit natin to dito para hindi siya magalaw.
So wala akong mga traditional ceramic, kaya ito na lang pinaglagyan ng mga ng sauce pag sa mga Pasko. Yan. Ito na lang, sinidikit ko na lang. So start na natin. So talitid ko muna para maiayos ko ang una, i-design ko muna pag ako iglugan. So, naisip ko na kanya yung gawin ko kasi heavy weaver nga siya. Naiinisip ko na dito lang siya magsasapot, magagawa ng lungga. So, hindi ko na kailangan pa ng hides para sa kanya kasi nga sanga lang, yung mga ganyan sanga, bahala na siyang magawa ng hides niya using ang kanyang mga web. So, ayan, start na natin. Ganyan yung design. Ganyan, gagawin kong design, tapos may substrate dito para maging maayos naman yung kanyang enclosure. So, start ko na. Start ko nang lagyan ng lang natin siyang matuyo, guys. Tuloy ko lang yung pagdidikit and then mamaya i-set up na natin siya. Ang ginagawa ko kasi guys, yung pinaka sanga, yung mga sanga na to is parang pinapasalukob ko, yung tawagin, pinagsasalukob na gano'n para doon lang siya mag-create ng kanyang mga web para nabibisyon ko lang na kung ano yung gagawin niya na magiging web castle sa tulong ng glue gun. So naiyano natin siya. And guys, nilagay ko na kanina yung mga ibang sanga. So tatlong sanga lang naman yan. So pinagsasalikot ko lang na ganun. Sana magkaroon siya na dito siya gumawa ng ano, ng web niya. Kasi heavy weaver nga siya. So yun na yung magiging height niya. So, sana maging maganda yung kalabasan ng kanyang pag-create ng kanyang bahay. So lagyan na natin to ng cockpit para linisin ko muna yung mga ibang guga na natuyo. Parang sapot na rin. Ko lang na ganun. Nagyan ko na siya ng ganda sana kung may mga pebbles yung ilalim tapos tsaka sabay cockpit. Okay sana. Yung water o yung
humidity is maybe one doon. So konti pa. Inuna ko muna kasi idikit yung mga sanga niya para maganda yung pagkakaporma ng bukan yung mga yung gagawin yung heights niya. So itap lang natin, and then siguro mas maganda dahil pa lang. Saka na natin ilusin mo na. Ito akong brush dito para paano malinis-linis yung mga gilid-gilid yan. Pantulak sana. Basahin para yung water disc dito ko na ilalagay. Ito naman kasing water disc na to is pagka ganyan heavy weather pinataklo ba nila. So dikit ko na lang rin para hindi siya magalaw. So mamaya, pakita ko na sa inyo yung finish nito, and then nilipat na natin yung gagamba para makapag-settle siya dito. So, ayan na guys yung finish ng ating pagsa-setup ng kanya enclosure. So maya maya is i-transfer natin siya. Kukunin ko muna siya doon sa enclosure. So guys, ang gagawin ko is hindi ko na ipapakita kung paano ko siya kukunin sa kanyang enclosure kasi medyo maliit yung enclosure niya, and then may height siya na cork bark na hindi na siya lumabas doon. Pero pag sinilip mo naman sa ilalim is nakikita mo naman siya. Medyo tama lang dito sa laki na to. So ayan guys. Guys, ito na siya. So, ito yung tarantula na ilalagay ko dito. So, I think babae siya. Bagay na bagay siya dyan. So, bago ko pala siya ilipat is lagyan ko muna ng dried na Java moss to eh. Wala na ako yung sphagnum moss. Nagubos na yung spagnum moss ko para medyo maganda yung anak. So, nagyan ko lang siya ng konting Java moss. So itagalit ko muna siya.
para malagyan natin ng Java mo. And then, start na natin siya i-transfer. Tignan natin yan. Para may maganda namang design ng kanyang building. Enough na yan. Sana lang is hindi niya sirain yung magandang design. So ayan guys. So i-transfer na natin siya. Guys, na-transfer ko na yung M bulb ko. So ito yung lalagay natin. So tamang-tama lang yung lock niya. So ayan. Medyo bolty siya kaya kailangan i-ready ko yung ganito. So ito yung takip niya, i-ready ko lang siya, tapos putulak na lang siya doon. So yan. So lagyan ko muna na pala ng tubig yung kanyang water base para hindi na siya maabala. Kasi hanggat di siya nasa-settle doon, magiging bolty pa siya. Sana lang huwag niyang takpan itong kanyang water disc. So, inak na muna yun. Takpan muna natin. Then, chaco ears. So, ganito na ganito. So, sa sulo. Ganyan. So, tutulak ko lang gano'n para medyo masarap na nakakatakot ang yan. So ayan na guys, iniwasan ko lang kasi mag-bolty, ang hirap ang guli ng ligamba pagka nakawala. So mag-guli mo naman siya kasi hindi naman siya ganun kaliit para hindi siya makita. So ayan na guys, I hope na magkaroon siya ng ito na guys siya. Ayan yung Balfouri na ibigay ko sa kanya. So malaki na siya guys. Ngayon ko lang nakita, ganito na pala siya kalaki. Slim pa lang siya noon nung kinuha ko. And then ayan. Sa maliit lang naman na enclosure siya napalagay. Kaya nagagala na siya guys. Ayan. So ayan guys, maraming salamat sa panonood nyo ng aking vlog, ang pag-rehouse ko sa Balfouri ko.